yung isang maliit na porsyento, kumbaga gagawin nilang pichapay eh. Hahati-hatiin ang boto eh. Konti lang ang kailangan mong ilamang. Hindi ba? Konti lang na pagka nakita nilang tagilid na, madali na nilang madadaya kasi konti lang ang itatapal nila, kukunin nila dahil hati-hati ang boto. Ito yan ha. Nung panahon ni natumakbo si Ramos, si FVR, ito si Tita Miriam natin, nag-expose, di ba? Nagkaroon ng dayaan. Totoo naman yun eh. Nagkaroon ng irregularities eh. Merong nag-manipulate ng eleksyon. Mga kaibigan, puno raw ang apelyido nun eh. Yung nagmanipula ng eleksyon. Ngayon, ano nangyari? Ha? Ang pinaka sinasabi nilang malakas na kandidato nun, si Danding Kohanko. Mga kaibigan, ang daming naniniwala, parang noong 2010, ang paniwala si Villar ang mananalo. Di ba? Noong panahon na yon, Danding Kohanko ang paniwalang mananalo. Mga kaibigan, pero lumabas ang resulta ng eleksyon, sino ang nanalo? Fidel Ramos. Pang-ilan si Danding? Kundi ako nagkakamali, kung hindi siya pangatlo, pang-apat. Ha? Bakit nangyari yon? Ang naniwala naman si Tita Miriam natin na totoo yung resulta na siya number two. Ha? Ang paniwala niya, dinaya siya ni Ramos. Ha? Sa eleksyon. Kaya number two lang siya. Dapat siya ang number one. Siya ang nanalong presidente. Di ba? Yun ang ang sinasabi ni Tita Miriam natin. Hindi niya alam, ang totoong number two, si Danding Kohanko. Kung merong pandaraya na nangyari, magaling ang pagkamaniobra nung eleksyon na yun, ha? Ang dinaya ho dun, hindi yung boto ng presidenteng nanalo eh. Ang nadaya ron, yung susunod kay Ramos. Ha? At saka yung pangatlo. Yung pangalawa at saka yung pangatlo. Bakit? Meron kaming balita na yung boto para kay Danding inilagay kay Miriam. Mga kaibigan, bakit nila ginawa yun? Bakit kinakailangang hindi si Danding at si Miriam ang dapat na maging number two? Yun ang tanong eh, di ba? Bakit naman kailangan pandayain yun? Eh, panalo ka na. Di ba? Oh. Kasi ho, kung papayagan na si Danding ang maging number two, abay, pwedeng maghabol si Danding Kohanko. Di ba? Kasi totoo yung boto niya eh. Totoo yung nakuha niyang boto eh. Ngayon, kapag ka ang naghabol ay si... Eh, pwede pang mapatalsik si Ramos, di ba? Pwedeng guluhin ang gobyerno ni Ramos. Ngayon, para walang manggulo sa gobyerno ni Ramos, ganun ang ginawa eh. Mga kaibigan, magaling yung strategy. Ha? Oh. Eh, bakit nilagay sa number 3 si Danding? Para hindi siya ang maghabol. Dahil kapag siya ang naghabol, eh malamang na magkagulo pa eh. After election eh. Ha? Mga kaibigan, dahil totoo yung mga boto. Ha? Eh, pero kung makikita ng publiko na number 3 lang si Danding, kung ikaw yung number 3, bakit ka magpoprotesta? Eh, ang layo mo. Ang may karapatang magprotesta, hindi yung number 3. Sino? Yung number 2. Nakita nyo? Marami pa tayong pag-aaralan sa politika. Kayo, yung mga... Diba? Ako ginagalang ko opinion nyo. Huwag lang kayo magmumura kasi... Katarantaduhan na yan eh. Diba?
Ayaw natin yung nambababoy dito sa ano. Unang-una, hindi naman ako public official eh. Ha? Ano pakialam nyo sa opinion ko? Bakit? May accountability ba ako? Kaya, ganun, igagalang ko rin kayo. Di ba? Kabayan ko ay isa ang dahil. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi-hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan nagmamahal sa'yo. Punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong gana? Sa bayan mo, sumapit mang yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na totoong